Hello Philippines and hello Saudi Arabia. So, nalay tayo ng gising. Ay, alam nga, hindi natin abutan, no? Nandyan na, nailapag na. At, pugitan na lang naabutan natin at saka mayroong pusit. At syempre, may pusit yan sa baba. Ayan, ang laki at may mga isda. Ayan. So, dito, may mga talakitok. Ang lalaki. So, ayan, ilang piraso yan? 5. Isang kilo. Mahigit bawat isa. So, ito on, laki. Swerte. Ayan. So, may pangsandok dyan. Siguro, kainin na ng hilaw yan. Hindi lang siguro. So, ito sa balde. Mga nakabukod na, no? Yan yung tinatawag na sari. Yung first class. Ayan. So, tinitimbang na. Hindi natin naabutan, no? Yung pagbuhos. So, ayan. So, ikot tayo dito, mga kapamahagi, sa kabila. Right. So, ayan na nga. Mag-iingat ka, Soy. Dahil pag natinikan yan, sigurado, tulog ka yan. So, masakit makatinik, mga kapamahagi, yung danggit. At saka may mga isda pa dyan na masakit din talaga makatinik. Yan. So, nandahan lang, Soy, kasi pag natinik ka yan, tulugan mo talaga yan dahil... Hindi mo kaya yung sakit niyan. Kilikili hanggang ulo. No? Ang sakit niyan. At ayan na nga. Ginagamit na yung sandok. So ginagamitan na nila ng sandok. 'Yon yung purpose nun, bakit may sandok diyan. So ayan, hinugasan na yung kikilawin. Kaling talaga nila apoy. So ayan mga kapamahagi, ang dami nito. High grade sila kagabi. So, dami niyan mga kapamahagi, oh. Swerte. Ayan. Sarap niyan. Dito, may mga maliliit dito. So, ito. Ang lipti na tinatawag. Iwan ko kung ano sa Tagalog yan. Basta, masarap yan. ayan. Sige, tirahin mo na tirahin, Soy. Ayan, oh. Ingat ka sa danggit. Dahil natinik si Ian Swart niyan sa Saudi, no? So, sakit daw ng ulo niya. So, maliit pa yon, lalo na pag malaki, no? So, ayan na nga. Kanina pa to si Bulan, Soy, mag-timbang, no? Hindi pa rin matapos-tapos dahil sa sobrang dami. So, kamitan mo, Soy, talaga ng sandok para... makatulog ka ng mahimbing. Dahil isang pagkakamali mo lang dyan, akaw, agoy-agoy ka talaga. So ayan mga kapamahagi, medyo kanina pa siya nag itimbang, no? So iba-ibang klase kasi yan pag dating sa timbangan. Ayan, may first class, ayan. May second class. May high class. So, ayan mga kapamahagi, paspasan mo na, Soy, dahil maya-maya ng konti, kilaw na tayo. So, ayan mga kapamahagi, ganyan lang yung routine nila kapag may huli silang isda, no? So, ayan, swerte ng bangka natin, no? Magdamag na naman mano-mano. So, pagka may isda na talagang matutulog sa ano, sa malapit sa low tide, makuha talaga nila, no, pag inabot ng low tide, no. Pero kapag nasa high tide lang, so hindi nila abutin yan dahil ubusin talaga ang hininga nila dyan, no. Labas talaga tubol. Kapag sobrang lalim na. Hindi ikaw ang unang aahon. Unang aahon yung tubol mo. So ayan mga kapamahagi. Oh, napakahirap, no, kapag kamano-mano dahil talagang kung hindi ka, kung ang sisid mo ay maiksi lang, so hindi ka makarami, no. So yan sila, parang may mga hasang na mga kapamahagi. So pag nasalubong nyo yan, na hawakan nyo yung tainga tapos silipin nyo, baka may hasang na. So, shout out sa may mga hasang, oh.
Shout out kay Bro Uro at saka kay Bro Uro di at saka kay Mike. Yan sila may mga hasang. Antagal antagal sumisid. So ayan na nga mga kapamahagi, hindi pa matapos-tapos, nalito na si Soy Soy oh. So ayan Soy, parang bumagal si Soy Soy, mukhang natinik na. Ayan na nga, hindi pa matapos-tapos dahil isang box to mahigit na malaki no. Ayan no, puno daw yan, sobra pa daw yan, so ang laki niyan. Ayan, jackpot sila no. Yun nga lang, inabot sila ng alas 4 ng umaga doon sa Balion, sa Carrascal side, dahil marami daw talagang isda. So, tinaga na nila na panain para mapuno yung kanilang box. At yun nga lang mga kapamahagi, dahil hindi naman lahat ng pamamana nila ay maraming huli, no? Minsan wala, minsan mayroon. So, ngayon, sinuwerte sila, kaya may maiuwi silang pera sa kanilang mga asawa. So ayan mga pamahagi, malapit na matapos yan. Alright, so, ayan mga pamahagi, malapit na. So dito sila po sa kabila is nagpre-prepare ng kilawin. So ayan si Popoy, nagpre-prepare na ng kilawin. So antayin natin dahil excited na ako no, fresh from the sea. So ayan, ayan, yan yung pinaka mamimiss ko no kapag kababalik na ako sa Saudi. So shout out kay Lapoy, dahil ang sarap ng kinilaw ni Lapoy no. So ayan mga kapamahagi, hindi pa rin matapos-tapos. So parang gusto ko na umuwi dahil inantok na ako. Hindi naman. So ayan, bilisan mo na Soy, kamayin mo na. Okay lang yan, matinik ka. Tinik lang naman yan. Sanay ka naman Soy. So ayan, paspasan mo na Soy. Maya-maya ng kunti, kain na tayo Soy. So ayan, huwag nyo nang piliin. Ilagay nyo na dyan baldi. So ayan mga kapamahagi, antayin natin, malapit na talaga. So ayan, dami mga kapamahagi. Kanina pa to ah, walang katapusan ah. Huwag naging kumain ng kinilaw ah. So ayan mga pamahagi no, kaya pinipili talaga nila yan dahil magkaibang presyo yan. So may mga maliliit dyan pero mas mahal dun sa malalaki dahil masasarap na isda. So tulad ng mga tsagbago, ayan, mga buras, danggit. So ayun ko kung ano sa Tagalog yan, search nyo na lang sa Bisaya. So hindi natin alam kung mahirap. Yun yung mahirap no sa mga isda dahil magkaiba yung pangalan no. So malapit na talaga, kakain natin ng kilawin. Ayan. Alright, tapusin nyo na Soy, dahil gutom na ako. Okay. At maya-maya ng konti, kainan na to. Ayan. So dito, ayan, maghugas ka ng kamay. Hugas na si Lolax ng kamay dahil kakain na kami. So ayan na nga, malapit na matapos ni Lapix. Alright, bilisan mo na Pix dahil kain na tayo. Yun, yun mga lapu-lapu. Yun, yan yung pinakamahal dyan no, na mga isda, mga talakitok. Ayan. Oh, ba't ito tinabi? Ano yan? Pangulam? Sarap na nga almusal ah. So yun yung mga tinabi nila mga kapamahagi, pangulam nila yon. Dahil yun nga din no, dahil pinaghirapan mo magdamag, tapos ulam ka lang na maliit na ano, mungit. So syempre, pili ka talaga ng mga talakitok sa bawan dahil maya-maya ng kunti, tulog na. Tapos pagising, kain, balik sa laot, langoy ulit, magdamag. Kaya dapat masarap talaga, no? Kung may
Lobster, lobster. Mga ulam dapat. So, ikaw yung napakahirap, siyempre. Suklian mo, no? Para malakas ulit, no? So, ayan. Malapit na talaga matapos. Ano? Tapusin pa ba yan, no? Iiwan na natin yan. So, yung mga gwapo natin, mga kasama, no? Mga... talagang... hindi ka magugutom pag yan yung mga tropa mo, no? Kasi... kapag wala talagang mag-ilaw, na isa sa inyo. Kung sino yung mapagtripan, yun yung kilawin. Hindi, mga kapamahagi. Joke lang, mababait siya mga yan, syempre. Hindi magagalit basta-basta yung mga kapamahagi dahil kahit duraan mo yan sa likod o ihian mo sa mukha, okay lang yan, mababait siya mga yan. So, ayan mga kapamahagi, malapit na, tagal naman yan. Ano? Gutom na ako. So, ayan, ginamitan na ng sandok ni Popoy, no? Dahil, binukod-bukod na yung ibang uulamin nila at ipamimigay sa kapitbahay. So, ganyan sila kabait, no? So, ayan. At, kilaw na tayo! So, ayan, at tinimplahan na ni Lapex ang ating kikilawin, no? So, napakasarap, napaka-presko, manamis-tamis. Yun yung napapasarap dyan, yung luya at saka sili, no? At maasim na suka. Gumising ka lang ng maaga mga kapamahagi at pupunta ka dito sa aming lugar at makipagkwentuhan habang nagtitimbang. Maya-maya ng kunti, kilaw na yan dahil ganyan talaga dito ang kalakaran, no? So, uwi kang busog. Kaya, ayan, antayin natin. Malapit na yan. So, lagyan natin ng suka. Ayan. At ito na! Kainan na! So, ayan mga kapamahagi, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. God bless, more blessings sa inyong lahat.